Hey, hi again. And today, i-try natin bumili ng isang vessel boat from other countries, no? China, USA, Amazon, Alibaba, VHGate, ano pa? Banggood, Shopee, DHgate, madeinchina.com. So, marami ang mga website na nagbibenta ng mga vessels, no? As like, for example, as you can see, tingnan natin yung mga website nila. You can search even barko. Meron silang binibenta ang barko. Just, especially dun sa Alibaba, no? Yan yung nakikita ko na medyo rampant yung bintahan ng mga barko. Kahit nga siguro submarino, no? Binibenta nila doon. But today, I will show you kung ano yung guide and steps if you want to buy doon sa Amazon o sa Alibaba o sa China.com, sa aning platforms, no? If you want to buy a jet ski, if you want to buy a speedboat, o ano pa. So ito ay simple guidelines lang naman, no? Just a little guide. But if you want to consult, really, ano, pumunta ka na lang ng Maritime Industry Authority if you want make it the whole, no? Position. So, ganito. I-browse natin yung website nila. So, dito na tayo mga loads. So, at the example ko lang, oh, sample is the Alibaba.com. So, Qingdao Gospel Boat, no? I tried to search for a ferry boat. Ferry boat. So, ito. Isang lumabas. Ito isang boat, no? So, makikita natin. Ah, China is really good in boat building, ah. Because marami sila available yung mga ano doon, mga mura lang yung raw materials. So meron dito 11,000 US dollar, 89,000. So lahat-lahat na klase ng boat dito mga loads, pati barko meron, no? Ito 126 fiberglass boats, 410,000, meron ding 110,000. So try natin to, isa na to. So wow, ang ganda, wow. Wow, 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 wow. Oh, it's an aluminum boat, mga loads. So, pwede mo silang i-chat dito regarding if you're there going to inquire. So, meron pa ditong katamaran na ferry boat, no? And then also, ito, parang steel ito, mga loads. So, sa ganitong mga klase pala, is, hindi ito kayang ipasok sa isang 40-foot container, but maybe if you are going to the assemble, i-chapin mo yan, then i-assemble mo lang dito pagdating. Pwede siguro, but it will cost you a lot of work. So, sa ganyang causes. So, the better if ano mo na lang, no, ipatong mo na lang sa barko if you're going to buy it from other countries. So, dito na tayo sa kanyang parameters, mga notes, no? Kumplito sa details. O, yung fabrication warehouse nila, maganda, mga notes. May mga cranes sila. And then the welding schedules, no, fabrication lines, and then same also with the equipment. So, kumplito talaga sila doon. Unlike here, dito sa atin, eh, gumagawa lang tayo ng under the roof of the sun. So, ganun, no, nakita natin marami talaga binibenta, even a passenger ferry boat, from small size to large size, from 20 capacity, around 30 and 60, no, and we have 4,000. 42,000 US dollars, then 100,000, then even meron pa tayong nakikita 410,000. So sa ngayon, because this is the primary step, no, i-choose muna natin yung maliliit, ha? Huwag muna tayo dun sa malaki because iba ang requirements sa malalaki. So sa ngayon, fo-focus tayo sa maliit. Like for example, a jet ski. Boat, puntun boat na kasyang ilagay sa isang 40-foot container van. So, because iba kasing requirement dun, mga loads. Because hindi siya kayang i-fit sa isang container van, you need to travel, no, from China. Kailangan mo i-sail yan. Kaya ikarga mo siya sa ibabaw ng malaking cargo vessels. Then, siguro probably sa ngayon, dun muna tayo sa maliliit na kayang i-fit sa isang container van. Ang isipin mo, Lods, nag-inquire ko dito dati. I asked, then nag-chat ako sa kanilang mga officers doon sa online
selling platform. He's like, hey, how much is the freight from China to Shandong, Xinjiang to Philippines, then Antakloban or in the to Sipu, so the airplane, me a quote like this. You need to pay $600,000. No, 600,000 pesos in pesos, because it's around maybe $10,000, yeah, $10,000 or $11,000, so roughly it's around 600,000 or 500,000. Yung isang 40-footer container, so dapat isaksak mo yan dun lahat, no? Kaya lagyan mo ng mga inidoro, yung ibang mga products nila para sulit yung ano natin, no? Pagsiship. So isa lang yan sa gagastusin mo, Lods. But before that, before you do that, no, kailangan mo muna i-coordinate. So co-coordinate sa Bureau of Customs, then sa Marina, number one. Because the process is like this. Yung unang-una mong gagawin is pupunta ka sa Maritime Industry Authority. Then magpa-file ka ng authority to import. So authority to import muna bago ka magpapadala. So that you'll have the necessary documents, tanggapin mo yung vessel dito. And then, dadaan ka sa Bureau of Customs. Babayan mo rin necessary taxes. Taxes, kung magkano yun. May mga exemptions tayo, mga loss, sa under ng DUTR, I don't know if nakalimutan ko na. Basta alam nyo yung mga broker, ng custom brokers na pwede silang i-exempt sa mga tax payments. Basta gamit lang ng for transportation use. So, there are exemptions. Siguro consult nyo, because actually if you will chat with the yung mga officers ng online selling, no, dun sa website na yun, may tatawag sa iyo. Actually tatawag sila din, sila na mismo nang nagre-refer ng mga custom brokers, and then tatawag sila sa chat niya. Basta number one requirement dun, mga lods, is yung authority to import from Manila. So from Maritime Industry Authority. So pupunta ka muna sa Marina, mag-apply ka ng letter of importation. And that is the requirement, the number one requirement bago ka makapag-import. And then loads sa registration naman, yung hinahanap doon, number one is yung builder certificate. Dapat yung binibilhan mo, may builder certificate, yung mga resibo ng tax payment, yung receipt mo ng vessel mo, magkano binili mo dyan, saan ba galing yan. And then yung customs release, if kailangan ipa-inspect ng Maritime Industry Authority personnel bago siya i-release. So that's the case, mga lods, if nasa loob ng 40-foot container ang isang vessel. But if malaki yung lods, bangko or barko yan, I know some other vessels there, ha? Eh, kita ko yan sa online na binibinta yan, but they are still buying it from online. But ibang process noon. So pag-usapan naman rin yan sa susunod, no, ng mga kabanata ng ating kwento. So ano ba, Lord? Thank you. Thank you, and see you again.